Kailangan bilisan natin to kasi nawawala na po yung ilaw. Kung mapapansin nyo, dumidilim na po ng dumidilim. Oo. Yung sikat po kasi ng araw, ayan o. Kikita nyo sa camera. Ayan o. Umaano na o. Ginawang reflector. Welcome back to my YouTube channel. And unang gusto kong sabihin, pasensya na at sinisipon ako ng bonggang-bongga. Correct? Pero pagaling na naman yan. So hopefully by tomorrow, wala na yan. Actually, hindi naman ako dapat gagawa ng video ngayon. Pero dahil walang tao dito at mag-isa lang ako, at dahil nga si Sab kasi ay nasa school, may dance night sila kasama yung kanyang yaya. Si Mike nasa Laguna. Tapos wala akong dala, wala si na mama. So I've decided na gagawa na lang ako ng vlog. Ano daw tong vlog na ito? Well, yung mga gustong bumili ng bagong camera, matutuwa kayo dito sa vlog na to, okay? Kasi, finally, I got my new vlogging camera! Finally, ako, after ilang months din yan. Well, may kwento sa likod ng bago kong camera. Pero bago yung kwento na yon, may kwento rin tungkol po dito sa mata ko na hindi pantay. Kita niyo po ba yan? Yan, para mas makita nyo po. Oh, nakita nyo? Di ba nga, hindi pantay. In fairness, ang ganda ng ilaw dito sa condo, ah. Oo, kailangan bilisan natin to bago mawala yung sikat ng araw. So, anong kwento dito sa mata ko na ito? Ito na. Para po sa mga nagtataka kung bakit ganito yung mata ko, hindi po ako umiyak. naging chinita ako bigla. Bagay ba sa akin? Bagay ba sa akin maging chinita? Anyway, meron akong ininom na gamot. Dahil nga may sipon ako, meron akong ininom na gamot na hindi ko dapat inumin. May allergy pala ako doon. Allergic ako sa ibuprofen. Nalimutan ko na yung alaksan ay ibuprofen yon. So, ininom ko siya, nagkaganito yung mata ko. Kaya yung mga may allergy sa ibuprofen, magparaseta mo lang kayo guys. Actually, mas malala pa to nung nakaraan. Papakita ko sa inyo. Bago natin pakita yung bago kong camera. Oh, ito oh. Para na rin ako nakapang-Halloween sa itsura. Oh, nakikita niyo yan? Siyempre hindi, kaya dapat makita niyo. Oh, kita niyo? Diba nakakaloka? Para akong abugbog Aberna. Nakakaloka. Pero di po ako binugbog, di rin po ako umiyak. Ang tagal na nung huling nangyari to, ngayon na lang ulit, kasi nga nawala sa isip ko na allergic ako sa ibuprofen. Anyway, enough with my allergies and my mata na hindi pantay. Hayaan mo na yan. Hindi naman yan ang titignan natin dito. Ang titignan natin dito is my new vlogging camera. At kung bakit ito ang napagdesisyonan ko na piliin at kunin. Here we go! There you go! Yesterday, so nagpunta ako ng SM North EDSA. This is not a paid ad, okay? Hindi ako binayaran ng camera house. Hindi rin ako binayaran ng brand ng camera na gagamitin ko for the vlog. Nag-search lang ako online kung ano yung pinakamagaan at pinaka-convenient, madaling gamitin na vlogging camera. And eto yung lumabas. And then when parang nasa kayo kung may English. Nung nagpunta ako sa mall, chinek ko siya. Tapos unang hawak ko pa lang sa kanya, gusto ko na siya. Kaya ayun. Pero may kwento nga kasi dito sa camera na to. So ito nga nangyari. Kahapon, kinuha ko siya. Pero hindi po ako ang nagbayad. Hindi rin jowa ko, hindi rin nanay at tatay ko. Binigay siya ng bago kong kaibigan. Ayan. Sino siya? Okay. Siya si Ericalicious Cake on Cakes. Basta lalagay ko dito yung Instagram niya sa ilalim para pasalamatan siya. Si Ericalicious Cakes on Instagram and on Facebook. Kasi, the other night, so kahapon ko to binili, pero nung isang-isang araw pa, chumika ako sa radyo. Lagi naman akong ganun, di ba? Kung mapapansin niyo, lagi lang akong nandoloko, lagi lang akong nang aasar. May mga times din syempre na magseseryoso tayo pag seryoso na yung caller. Pero two nights ago, sinabi ko on air na, oh, kung magbibigay kayo ng regalo sa akin, malapit na Pasko, gusto ko bagong vlogging camera na lang. Kasi ang bigat-bigat ng camera na gamit ko. At alam nyo naman yan. Tsaka diba nag-autofocus siya mag-isa. So, gusto ko na talaga magpalit. Kaya lang, dahil gumagana pa naman yung camera ko, naisip ko, ay parang wag na lang ako magpalit, sayang lang sa pera. Nagtipid ang lola nyo, kuripot. Tapos, narinig niya. Narinig ni Ericalicious kasi she always listen to
my program, narinig niya, minessage niya ako on Instagram, tapos tinatanong niya kung anong camera daw yung gusto ko. Akala ko joke time lang, kasi may mga ganyan ni, tatanungin anong gusto mo, tapos pak, pag umasa ka na, wala, walang gives, so kakaloka. Pero wala pong sapilitang nangyari po dito, no? Talagang minessage niya ako kasi gusto niya daw akong pasalamatan kasi when I started promoting yung kanyang Instagram page and yung Facebook page niya, dumami daw yung customers niya. So ito daw ang pa-thank you niya sa akin. Ayan. So thank you so much once again, Ericalicious Cakes. Ito na. So i-unbox na natin yung camera dami. Punta nga akong SM North EDSA, dito ako sa camera house bumili. Actually, nag-ikot-ikot ako ng bongga. Meron din yung Henry's. Kaya lang, medyo masungit yung kanilang mga nagtitinda doon. Gusto ko kasi, di ba syempre bibili ka ng mahal. So, dapat inaasikaso ka talaga at talagang kinakausap ka. Pero, every time papasok ako sa Henry's, dalawang beses na ako pumasok, hindi talaga accommodating yung mga tao. Unlike, in fairness, dun sa Canon store sa SM North and dito sa Camera House SM North EDSA. Again, this is not a paid ad. Sinasabi ko lang sa inyo yung magandang experience ko. Sobrang babait nila. Super duper bait sila. So, here's the camera. Ang pinili ko for my vlogging camera ay the Canon. Ayan siya, pakita ko sa inyo. Okay, this is the Canon G7X Mark II. Ayan, okay. So, ang original price niya ay 35,998. Pero siyempre, alam niyo naman si Ate Chacha, kahit hindi divisorya ang SM, tumatawad ako doon. Nakuha ko siya for 32,000 pesos. And may libre pa akong memory card. Dalawang 16 gig na memory card. Tsaka talaga naman ako nakakaloka. Anyway, tuloy natin to. So, nabuksan na to kasi kailangang i-check doon sa store kung maayos yung mismong camera. Kaya nabuksan na to dun sa store. So, tignan natin kung ano yung mga laman. Ano ba mga laman nito? Siyempre, bubuksan natin yan. Iisa-isahin natin, ano? Ayan, para makita nyo yung pagbubukas. Ayan. Okay. May resibo. Itatago natin yan. Para pagka nagka-problema, mababalik natin. Alam nyo, tinitiis ko yung init. Nakita nyo yung electric fan sa likod ko? Nakapatay siya, pinatay ko siya para maganda yung audio. Tinitiis ko talaga yung init. Bilisan natin to. So, ito yung libreng memory card. Dalawang 16 gig. Ayan. Tapos, meron din siyang charger, of course. Hindi natin pwedeng kalimutan ng charger. Nandyan din yung manual. Of course, ulihin natin yung camera. And what else? A strap. Hindi siya pang leeg, pang kamay lang na strap. May kasamang strap yan. Tapos, battery na dapat, pag first time mo daw bibilhin yung camera, sabi sa akin ni Kuya dun sa camera house, 4 hours mo daw i-charge yung battery. So, battery and yung charger mismo. Hindi siya kagaya ng Fujifilm na isahan lang. Ganito yung charger niya, bez. Yan, yan siya. Ayan. Okay. So, of course, hindi rin mawawala ang camera! Oh my God, it's so, so pretty. Excited na ako actually gamitin siya. Teka lang. Sana maayos ko to para makita niyo siya ng mas malinaw. Dahil napaka-pretty niya, guys. Ayan siya, oh. Oh, look at that. Diba? Sobra-sobrang gaang niya habang ayun, nakikita niyo yung view sa condo. Super-duper-duper mega-over gaang siya for all seasons. So, okay, bago ko piliin tong Canon na to, sakto dun sa camera house, bongga kasi talaga yung mga sales agent nila doon. Naku, kailangan bayaran nyo na ako, nakakaloka. Grabe na yung pagpapromote ko sa inyo, ha? Libreng-libre to. Pero, I think I wanna do that dito sa YouTube channel ko. Yung mga products na talagang kahit ako binayaran pero maganda yung experience ko sa kanila or yung mga store, kainan na super okay. Gagawa natin ng review yan dito. Sasabihin ko sa inyo yung mga experience ko sa kanila para, di ba, alam nyo kung saan kayo pupunta. So, kung naghahanap kayo ng camera, I swear, tingnan nyo ako, 35,998, nabili ko lang ng 32,000 yung camera ko.
Super bait nila doon. Tapos singi kayo ng freebies. Yun ang tip ko. Okay? Pag bibili kayo ng camera, pag nakita nyo yung 35,998, huwag kayong magbayad agad ng ganun. Humingi kayo ng discount. And then, pagkatapos, hingi din kayo ng freebies. Discount tsaka freebies, huwag nyong kakalimutan. Actually, mas mura sa Kim Store itong camera na to. Kaya lang, sabi nila, wala daw on hand. Kaya, hindi na ako makapaghintay, binili ko na yung nasa SM North. Actually, hindi naman ako bumili, kinuha ko lang siya. Kasi nga, bigay to ng bago kong friend na na-meet ko lang sa Instagram dahil meron siyang pinapromote na shop niya. Tapos yun, ito regalo niya sa akin dahil nga lumakas daw ang benta since nung nag-post ako. So once again, thank you so much, Ericalicious. So, bakit nga ba itong camera na to ang pinili ko? Sa sobrang daming magagandang camera ngayon, ba't di ako nag-Fujifilm ulit? Ba't di ako nag-Sony? Ba't di ako nag-Panasonic Lumix? Okay, eto na. Kailangan bilisan natin to kasi nawawala na po yung ilaw. Kung mapapansin nyo, dumidilim na po ng dumidilim. Oo. Yung sikat po kasi ng araw, ayan o. Kikita nyo sa camera. Ayan o. Umaano na o. Ginawang reflector. Umaano na siya eh. Pababa na yung sikat ng araw. Kaya patsaka na yung ilaw. So, bakit daw itong camera na Canon yung kinuha ko? Okay. Una, ito kasi talaga yung gusto ko kasi na nag-research ako online. Siya daw talaga yung the best. Number one to. Pag nag-search ka, best vlogging camera, lalabas Canon G7X Mark II. Number two, ang dali niyang gamitin. Sobra-sobrang dali niyang gamitin. Number three, super-duper gaan siya. So, trinay ko yung ibang mga kalaban niya. Yung sa Panasonic Lumix, yung sa Sony. Hinawakan ko, ito talaga yung pinakamagaan. And, pero pinakanagustuhan ko kung bakit ito yung kinuha ko. Hindi po kasi ako masyadong magaling talaga with camera. I mean, hindi ko alam yung mga options and yung mga buttons na yan na nakikita nyo. Ito, to, yan. Yung mga pinagpipipindot dyan. Ayan, nakikita nyo yan. Tsaka to, yan, yung mga pinipindot na buttons dyan. Hindi ko alam kung para saan yung mga yan. So, ito kinuha ko kasi kapag nilagay mo siya sa automatic, asa na yan, naka-automatic siya. Pag nilagay mo siya sa automatic, point and shoot ka na lang, tapos yun pa, super gaan pa niya. Kaya, ito talaga yung napili ko. So, ako, ang advice ko para sa mga kagaya ko, wala kayong masyadong alam sa camera, hindi kayo masyadong technical. Kasi, nag-post ako eh, bago ko siya kinuha, nag-post ako. Nagtanong ako sa friends ko kung anong mas okay bilhin, Canon or yung Lumix na isa, XL10. Yung mga, napansin ko, yung mga may alam sa camera, yung mga magagaling talaga sa camera, ang sinagot nila sa akin is Panasonic Lumix XL10. Pero, yung mga kagaya ko na hindi masyadong technical na tao at gusto lang maganda yung video, maganda yung photos, puro Canon yung pinagsasagot. And, yung salesperson din doon sa camera house, ang sabi niya sa akin, eto daw yung perfect for me since gusto ko ng magaang, gusto ko ng hindi na masyadong technical, gusto ko nang hindi mahirap gamitin. That's why he suggested, habang yung aso ko magulo, Snow, he suggested na ito talaga yung kunin. So, to those of you who are thinking of what camera to buy, especially kung mahilig kayo kagaya ko, mag out of town, out of the country, wow, mayaman, magbakasyon, I think this camera is really, really, really perfect para sa ating mga beginners. Okay? So, feeling ko, next video ko, eto na yung gagamitin ko. I have to say, goodbye sa XA3 ko na Fujifilm. Hindi rin po yan bayad. Binayaran ko rin po yan on my own. Bibigay ko na siya sa brother ko. Na, by the way, siya pala yung nag-edit ng video. Kaya sana gandahan niya to kasi puro chika lang to. So, yun. That's it. I do hope nakatulong ako sa inyo. What camera to buy kung nag-iisip nga kayo na gagamitin niyo for vlogging or for travel purposes. Alright? So, ayun lang. Yun lang naman ang chika natin since pawala na yung ilaw, tapusin na rin natin tong video na ito. Pero bago ko tapusin yung video na ito, once again, closer look sa ating camera na Canon G7X Mark II. Ayan. Mag-focus kaya. Yan. Dyan, 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 dyan. O, oh, diba? Parang commercial sa TV. Ganyan-ganyanin mo siya. O, pak. Tapos super dali lang niyang i-flip. See? See that?
really happy with my new camera. I'm so so happy. Blessing in this guys talaga si Ate na nagbigay sa akin ng pambili ng vlogging camera na ito. So once again, Ericalicious Cakes on Instagram and Facebook, thank you so much. And to all my generous listeners na nagbibigay naman akong ano-anong regalo sa akin. Minsan talaga ayoko na tanggapin kasi ako nahihiya at iniisip ko baka may kapalit. Salamat po sa inyo. And alam nyo naman talagang may pagkakuripot ako sa mga iba't ibang bagay na alam ko namang hindi masyadong importante. Wow! Totoo ba yan, Chacha? Makabili ka ng bag. Anyway, thank you so much guys for watching this video. And abangan nyo dahil on my next vlog, I will be using this camera. So, tignan natin yung difference nila, diba? Bye! Teka, ganda natin yung... Bye!